Assalamu alaikum! Ito ay unang araw ng Eid at dinala ko si Huda at Khaled sa playground. After namin nung pauwi na kami, naisipan kong dumaan sa Filipino supermarket at ito ang aming nabili. So ito na nga yun, nung pagdating namin ng bahay, naisipan ko na magluto ng pansit kasi nga nakabili ako ng pansit or fresh egg noodles from Filipino store. Habang naghihiwa ako, na-realize ko na wala pala akong carrot. Nung chinek ko ang aming chiller, wala din kaming carrot. So kahit yung cabbage namin ay kakaunti lang at saka yung spring onion. Para maiba po ang aking pansit, ay beef po ang aking isasahog. Ang tagal ko nang naghahanap ng ganitong klaseng pansit at di ko talaga mahanap, pero ngayon finally nakabili na rin. So nagpainit na ako ng kawali at nilagyan ko na rin ng mantika. Tapos nilagay ko na rin ang bawang. Nung medyo nag-brown na, nag-light brown na yung bawang, nilagay ko na rin ang sibuyas. Hindi man kumpleto ang aking mga sahog, pero sinisigurado ko sa inyo na napakasarap pa rin ang aking luto, char. Nung lumambot na ang ating sibuyas, ay nilagay ko na rin ang aking beef. Itong beef, hiniwa ko lang siya ng maninipis, tapos minarinid ko siya ng 30 minutes, nilagyan ko siya ng soy sauce, oyster sauce, tsaka black pepper, at tsaka konting cornstarch. Haluin lang hanggang sa makikita natin na mag-iiba na yung kulay ng ating beef. Sa puntong ito, iba na yung kulay ng ating beef or half-cooked na siya, so ready na itong lagyan ng soy sauce, tsaka oyster sauce. Or kung ano pa yung dagdag nyong pampalasa, dagdagan nyo po. Depende po sa inyo yun. Mamacita, mushroom, oyster sauce po ang ginamit ko dito. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng oyster sauce. Naglagay na din ako ng black pepper. Pagpasensyahan nyo na po at hindi ko talaga maibibigay ang saktong measurement ng recipe na ito dahil tinansya-tansya ko lang po. Ganun daw po kasi kapag magaling magluto, dapat tansya-tansya, char. Dito, makikita nyo na mas lumabas pa yung katas nung ating beef kasama nung ating sauce. Pagpasensyahan nyo na at nakakabulol talaga kasing mag voice over. Or baka talaga bulol lang talaga ako. O diba? Kayo na lang ang mag-adjust, mga Marites. Naglagay na din ako ng hot water. Pinakulo ko lang po sa heater para mabilisang kumulo at lumambot ang ating beef. Dahil beef tenderloin po ang aking ginamit, lalambot po talaga siya kaagad. Tapos nilagay ko na din yung fresh egg noodles ko, no? Yun yung nakalagay sa plastic, fresh egg noodles, pero hindi ko alam kung talagang fresh ito. Hinalo-halo ko lang talaga siya, guys, hanggang sa maluto yung pansit. Nakailang dagdag din ako ng tubig, guys, kasi nakailang tikim ako nung pansit, pero matigas pa rin siya. Hindi naman sa ganun katigas, pero gusto ko kasi talaga yung malambot na malambot. Kaya nakailang dagdag din ako ng tubig, guys. At saka tikman nyo na rin, guys, kapag naluto na yung pansit, tikman nyo kung sakto na ba yung lasa. Kasi sa reseping ito, talagang tansya-tansya. Tapos nilagay ko na din ang aking cabbage, tsaka capsicum, green capsicum, at saka spring onion. Yan lang po yung aking sahog, guys, kasi wala nga akong carrot tulad ng sinasabi ko kanina. Pero napakasarap pa rin ang result, guys, in fairness. Purihin ang sariling gawa, ika nga. Malapit na tayo sa final destination, guys. Hindi final destination ng ating buhay, kundi final destination ng ating pansit. Ang ibig ko pong sabihin ay malapit na po siyang maluto. Huwag po sana kayong mainip at patuloy nyo lang ang panunood. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo habang pinapanood nyo ang video na ito. At i-click nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video na katulad nito. O diba? Para mas saya. Sa puntong ito, luto na po talaga itong ating pansit. Ready na po siya at pwede na talaga siyang kainin. At tinry ko na at tinikman ko na siya at malambot na yung ating pansit. So, nag-iiba yung kulay kasi tinry kong i-zoom in, zoom out. Pero yung aking camera ay hindi pala maganda ang quality. So, ayan. Mas masarap talaga pala pag beef yung sahog. Para sa akin, ha. Pero, hindi ko alam kung para sa inyo. Kung matitikman nyo kung alin yung mas masarap. So, hanggang sa muli, guys! Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe. Bye!